on this computer. Yan. Sarap po i-share. May bago tayong classmate ha. Welcome kay Angela. Mas magaling to kaysa kuya niya. Wala, hindi po. Oo, si kuya ko. Denial ka na ha. Wala naman siya eh. Okay lang, wala naman siya eh. Mamaya pa yun, on duty pa yun. Naka-duty siya. Ayan ha, review itong 1 to 4. Pero meron na tayo ready for lesson 5. Ang unang goal natin, makabasa tayo ng Greek alphabet, makasulat, makabasa. Supposed to be alam na ng mga kanyan, mga serious students. Ha? Tapos, kung makasulat, makabasa na, ay magbibuild tayo ng vocabulary. Yan. Kaya, unang challenge sa inyo ngayon, magbasa ng vocabulary. Review lang naman ito ng lesson 3 and 4. Kaunti pa lang yung ating vocabulary. At tulad ng advice ko kay Brother Sinon noon, isulat nyo sa sarili nyong sulat ang mga vocabularies. Dalhin ninyo kung saan kayo. Pag may time, basahin ninyo. Last time, parang hindi nagbasa si Brother Onofre. Kaya siyang isasalang natin ngayon. Babasa natin sa kanya itong mga vocabularies ng lesson 3 and lesson 4. Tapos, sa lesson 3, ay na-introduce tayo sa present active indicative. Ang ating layunin, not only to read and write Greek, but we can form a sentence. Ayan, no? Kakayanin natin magsalita, makipag-usap. Basic lang naman yan, sa using Greek. Kaya ako ano, gagawin ko po ng co-host itong isa para makontrol niya yung ating... Alright. So, sa verb, itong present active indicative, sa verb ito, paano tayo gagawa ng sentence? Tapos, yung sumunod, lesson 4, may kinalaman na sa nouns. Yung noun, no? Paano natin, yung cases ng nouns. Ayan, ating pag-aaralan. Okay. Volunteers, Brother Onofre muna, i-volunteer natin. Habang nakikinig si Angela sa mga Greek alphabets, I mean Greek words. Oo, sa nahirapan pa po ako. Oo. Mag-review ka lang ng lesson 1. Panoorin mo yung YouTube. Paano ipopronounce yung mga letters. Makakatulong na yun. Tapos, observe mo rin itong mga classmates sa pagbabasa nila. Opo. Hindi naman sila mabilis magbasa pa. Mm-hmm. Brother Onofre. Parang nawala siya, natakot siya ata. alam na niya yan. Kasi Brother John, marunong na rin yan. Medyo maliit po sa cellphone. Ah, ganoon. Ay, baka hindi ko pa nakwanto. Hindi ko pa siya na... Yun. Ayun. Oo, hindi ko pa na... Tawag nito. Brother Ryan, ikaw nandyan pa eh. Si Brother Dolphy siguro baka may go out siya. Review lang ito, review ng ating mga lessons. And again, no, sa mga verbs, yung pinaka last letter, which is omega in Greek, hindi yan W, omega in Greek, ay nagsasabi kung anong person ginamit yung isang verb. Tulad dito, no? Blepo, I see. So, yung omega ay equivalent ng pronoun I. Kaya lahat siyang vocabulary natin nagtatapos ng omega.
ang similarity nito kung kayo ay nag-enroll ng Spanish sa English. Parang ganoon yung pronoun niya nakakabit na doon sa verb. Habla, parang habla, I speak. Ganito kung Spanish 1 to 4. Habla. Oh, ayan. Brother Ryan, ready ka? Para ma-refresh lang yung ating memory kasi may 1 week tayong hindi nakapagklase. Basahin ko po lahat, Brad. Oh, Brad, oh. Okay po. Number one, lepo. With the translation. Yan, okay. Lepo, I see. Ginosko, I know. Grapo, I write. Didasko, I teach. Lambano, I take. Lego, I say. Luo, I lose, I destroy. Echo, I have. All right. Ganun lang, Angela. May idea ka na yung mga letters na nakikita mo. Next, reader. Sinong magbabolunteer dyan? Nasa lesson 4 yung ating vocabulary. Rajon? Thank you, Brad. Kung kaya, medyo mahirap ito. Oops. Mabasa, Rajon? Kaya? O, medyo malabo yung pan para niya. Oh. Sige lang. Malakas pa naman mata mo eh. I-try. Adelpos. Observe Brad yung kwan. Observe the accent. Apo. Adelpos. Kung nasaan yung accent, doon mo itaas yung boses. Adelpos. 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 Tapos itong mga Omicron. Omicron. Hindi siya. Kwan siya yung harder. Rough breathing. Rough breathing. Eh, brother. So, ang tamang pagbasa, Adelpos ho. A brother. Oh, a brother. Yan. Anthropos. Okay. Oh, a man. Yan. Apostolos. Sorry. Apostolos. Oh, an apostle. Dolos. Oh, a slave. Okay. A servant. Topon. No. Ano na? Adoron. Yan. Two. So, agep. Pero pina ano? Tita, alpha. Tita yan. Tita Alpha. Tanaro. Tau yun. Tau yung... Tanatos. Yan. Tanatos. Oh. Adit. Yan. iPhone. Oh. Ayoko na yan. Hindi. Kung yan, yung diptong yan. Diptong. Pinagdugtong. Dugtong na dalawang vowel. Ipon ba? Yung nasa taas? Opo. Di ba ayota yan? One, rough breathing. Rough breathing, ayota. So, mayroong H. Yeah. Oo. Yung ayota niya, mayroong rough breathing. Ipon. Peron. Sorry. Ayan. Hieron. Hieron. Mayroong H sound. Hieron. Two. Ayan. Five. Conjunction or end. End. Okay. Logos. Ayan. Jan 1-1.
10-1-1. Logos. Mm. O. Award. Okay. And nomos. O. Alo. Okay. Oikos. O. A house. Right. Ang bagandang pansino, uyos. Merong H, merong H sound yan. Rough breathing. Sipping. Diptong, pinagdugtong na opsilon o iota. Opsilon, iota. Parang Vios. Parang kutsi yung Toyota. Ano basa niyang brand? May sound na we. Vios. Vios. Hui. Vios. Nalilito talaga. Kahit mong una palang nalilito na ako sa pagbisan. Parang may sound na W. Hui. Vios. 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 Oh. Yan. Okay. Observation. Napansin ninyo, karamihan sa kanila ay may article na ho. Ho. Kasi these are masculine nouns. Nouns in the second declension, itong second declension, ano? Yung declension, tumutukoy siya sa saan na yun? Yung declension, tumutukoy siya kung ano ang pagkakagamit ng isang noun in the sentence. Kung ginagamit ba siya na subject, ginagamit ba siyang object, o indirect object, o kaya ay possessive noun. Yun, no? Yun ang patungkol sa declension. Ngayon, may dalawang nahalo dito sa vocabulary natin. Pansinin niyo yung doron. Ito, kung makita niyo yung cursor ko, doron. Kakaiba siya ng ending. Kakaiba siya ng ending, no? Omicron nu siya, kaya doron. Kakaiba din yung kanyang article. Article ang tawag dito. To. Itong iba, ho, siya, to. Kaya ito yung tinatawag na neuter. Neuter gender. A gift. Dalawa sila, katulad ng hieron. To. Greek, I mean, neuter gender din siya. And the rest, maliban sa kai, the rest are masculine in gender. Gusto ko lang na ma-observe nyo yon. Kasi sa declension, i-memorize ninyo yung endings. Ibang endings ng masculine, iba naman ang ending ng neuter. Pero may mga similarities. Makikita natin yan. Okay. So, natapos natin yung present active indicative. Fine floating. Again, no? Ang verb ay mayroong siyang present. Mayroong siyang tense. Ibig sabihin, pag gumamit ka ng verb, kailangan i-observe mo yung kanyang tense. Present, past, future. No? Yun, mayroon siyang voice. Active voice o passive voice. Active, ibig sabihin yung subject mo ang gumagawa ng aksyon. Yung passive, yung subject mo is the receiver of the action. Kaya lang sa Greek, tatlo ang voice niya. May middle. Middle voice. Sa future pa yan. No? Sa middle voice, yung subject, ginagawa niya ang aksyon para sa sarili niya. Ayan, tatlo yan, no? Para sa sarili. Tapos, mayroong tatawag na indicative mode. Ito yung, ano ba sa English grammar yan? Katulad ng declarative sentence. Declarative sentence, no? You declare something or you state something. You indicate. Yan ang mga magkakasynonyms eh. You indicate, you declare, you, ano pa yung word na ginamit yun na isa.
Nagpapahayag ka. Ayan. Nagpapahayag ka ng isang katotohanan. Yun ang ibig sabihin lamang ng indicative. Kasi sa mga sentence natin, mayroon ding nag-uutos. Imperative naman yung tawag doon. Imperative mode. Tapos ano pa ba yung WM? Mayroon pang ibang mode. Sa Greek, may kaibang siya kaunti, may tinatawag na subjunctive. Later on na lang yan. Basta mahalaga ngayon, itong pinag-aralan natin, ay gagamitin natin kapag ang tinutukoy natin ay present tense at ang tagapagsalita, ang subject mo ay ang tagagawa, active voice, at saka indicative. Tapos, mayroong mayroong number ang verb, singular and plural in number, no? Tapos mayroong person, first person, second person, third person. Alam niyo na, first person I, singular, we sa plural, second person you, lagyan natin ng s, mas madali malaman natin ng yung s na yon, singular yon, no? Pag plural naman, second person plural, you with the letter P. Kaysa kung mag sundan natin yung aklat kasi, gagamit siya ng archaic pronoun, thou at saka thee. Mas madali siguro sa atin ito, you singular, you plural. Then ang third person, he, she, it, ang third person plural, they. Yan ang mga persons. Tapos, ang ending ng mga verbs sa present active indicative. Itinype ko ito kaya marabo, baka ma-mislead kayo niya. May ginawa akong English. Greek word pala, Greek letters. So, yun ang ending, no? Present active indicative. So, ito memorize nyo. Pababa ang memorize. O-S-E, omen, I-T-O-C. Lahat ng Greek students, yan ang kanilang tongue twister. O-S-A, omen, I-T-O-C. Ibig sabihin niyan, kapag O, first person, singular, S, second person, singular, A, third person, singular, omen, first person, plural, ite, second person, plural, and O-C, third person, plural. So, dapat memorize niyo na yan. Question so far sa verbs. Sa verbs. Kaya kung babalik tayo doon sa ating example, kapag blepo, I see ang ibig sabihin. Pag binago mo yung ending, halimbawa, O-S-E, O-S, blepes. Pag sinabi mong blepes, hindi na yan I see. Magiging UC, singular. Kasi OS, pinalitan mo yung omega ng S eh. O palitan natin ng E, OSE, third person singular. O di, ang translation niya ngayon, he, she, it, sees. Yan na, no? He, she, it, sees na. Ayan. Kaya doon ang yun sa exercises, inobserve natin yon. Okay, walang tanong. Proceed tayo sa nouns. Ang concern natin dito sa lesson 3 about nouns ay itong mga cases. Itong mga cases, no? Sabi ko nga sa English, yung English noun, kahit saan mo makita, hindi nagbabago ang kanyang form. Man, halimbawa, man. Kapag ginawa mong subject yung man, man pa rin. Ginawa mo siyang object, man pa rin. Ginawa mo siyang indirect object, man pa rin. Pero, malalaman mo na iba yung function ng man dahil sa tinatawag na mga prepositions. Halimbawa, of a man, you know, of a man. Ibig sabihin, ang man dito, hindi siya yung subject. Kasi meron siyang, ginabitan siya ng of. Ibig sabihin nitong of ay possession eh.
parang church of Christ, church owned by Christ. Yung ibig sabihin ng dito, of a man, of a church. So balik ako sa nominative, ito, ayan, nominative, no? Nominative. Ito yung subject of the sentence. Tapos observe nyo yung ending niya. Yung ending, omicron sigma. Take note of the sigma, no? If it's at the end of the word, yung letter sigma is like, almost like the letter S in English alphabet. But if sigma is found inside the word or before the ending, yung pagkakasulat sa kanya ay parang bilog. Wala yata dito eh. Bilog na may buntot. Yan ang sigma. So again, nominative. Word na anthropos, ang translation niya ay man. So kung dahil gamitin mo siya as a subject, no? A man, idugtong mo yung blepo. Kasi subject ito eh. A man, oops. Ang blepo o I see. Pero ang subject mo ngayon ay third person. A man. Kaya yung verb mo, papalitan mo siya ng third person singular. A man, O-S-E, blepe. A man, blepe. Ibig sabihin, anthropos, blepe. Ibig sabihin, a man, sees. Ano, no? Yan sa ating exercises yun. Next is genitive. Ang genitive expresses possession, pagmamayari. It answers the question, whose? Whose man? Kaninong lalaki ito? Kanino, no, it should be word na tao ang tamang translation dito sa anthropo. Anthropo. Anthropo, di ba, anthropology, study of man. Yung man doon is the general word for humanity. So it could be male or female. Yan ang ibig sabihin ng anthropo, anthropos. Kaya anthropology, study of man, of humanity actually. Pero pag specific na lalaki ang tinutukoy, yun yung word na Andrew. Andres, yung word na Andres galing doon. Si Andrew. Yun ang word na specific for male. So, genitive, it's a case of position. Kaya makita ninyo yung article na of a man. So pag-aari ng isang lalaki, isang tao, yun ang ibig sabihin yan. Yung dative naman, at observe the ending, mamaya may isusulat akong hiwalay dyan, ang ending niya ay omega, tapos merong iota sa ilalim. Ang pagbabasa niyan ay iota subscript. Ang dative naman, ang translation niya ay to or for a man. It answers the question to whom, kanino. So it's an indirect object. Kung familiar kayo sa mga sentence pattern, subject, intransitive verb, limbawa, I see a ball. Tapos idugtong mo yon for a man. Yung bola, kanino yon? To whom? For a man, para sa tao. Yan ang function ng dative case. Ang accusative naman, it answers the question, what? Halimbawa, blepo, anthropo, anthropon. Blepo, anthropon. Blepo is I see. What do I see? Anthropon, a man. Yan ang accusative. It answers the question, what? Yung vocative, direct object ito, no?
yung ina-address mo siya, hoy, tao, lalaki, tinatawag mo siya ba? O Brad, sis, tinatawag mo siya, direct address yan. Yan ang vocative. Well, the plural follows. Ang i-memorize nyo lang sa plural, yung ending niya. Napansin nyo dito, new nominative, vocative, NV. Nominative, vocative. Kasi yung vocative, parehas sila ng ending kasi. Nominative, vocative, parehas sila ng ending. Anthropoi. Oh, plural, men. Anthropon, of men. Anthropois, two or four men. Anthropos, men. Again, itong cases niya. Nominative, the subject of the sentence. Genitive, expresses possession. It answers the question, whose. Dative, the case of the indirect object. Answers the question, to whom. Accusative, is the object of transitive verb. It answers the question, what. Ang vocative case, direct address. Mahalaga ito sa translation o sa pang-uunawa natin sa mga verses ng Bible. Kasi yung one noun, isang salita na noun, malalaman mo kung ano ang function niya doon sa sentence. Hindi ka malilito kung gagawin mo ba siya na subject or object. Hindi, no? Kasi yung ending niya ang magsasabi. Tingnan mo ito. Yung subject niya, ang ending niya, omicron sigma. Pero yung object, ang ending niya, omicron nu. Oh. E kung nabasa mo ay omicron sigma, pinakamalamang yan. Si ang subject. E kung omicron nu, ay malamang ito yung object. Yan. Ito isinulat ko sa typewriter, sa computer, kaya English letters ang ginamit ko. Inulit ko lamang, the second declension, nominative, genitive, dative, accusative, vocative. Yan. Ang ending, i-memorize nyo ngayon. Second declension. Again, second declension is for masculine nouns. Ito. Sa nominative, it ends in omicron sigma. Genitive, omicron epsilon. Pag nag-translate ka, mayroong ob. Dative, omega iota subscript. Pag nag-translate ka, mayroong 2 or 4. Accusative, on, omicron nu. Tapos vocative, nagtatapos ng epsilon. Sa plural, oy, ang nominative niya is oy. Genitive is on, omega nu. Dative niya ay omicron iota sigma. Accusative niya ay omicron epsilon sigma. Ang vocative pareha sila ng nominative sa plural. Ito naman sa neuter, may similarity sila, no? Yung genitive, dative, accusative parehas. Pansin nyo, genitive, on. Ganon din yung pronoun, on. Nagkaiba lang sa nominative at saka vocative. Oops. Questions so far? Nako, dyan na si Kuya. Yan ka pa ba, Angela? Apo, dito pa po. Okay, okay. It's Greek to you as of now, no? Be patient. Maintindihan mo rin yan. O sa Amerika, pag sinabi nilang it's Greek to me, ibig sabihin hindi ko maintindihan.
Katulad mo, Greek talaga yan. Hindi mo pa siya ma-catch up ngayon. Simulan mo doon sa lesson 1, 2, dahan-dahan lang. Identify the letters. Then you can write and then you can pronounce the letters. And then mabasa mo na yung mga sounds niya. Parang nag-aaral tayo ng bagong... hindi parang. Nag-aaral tayo ng bagong lingwahe. So far, yan ang natapos na natin. No? Mayroong mga maliliit, mga vocabulary. Kaunti pa lang yung vocabulary natin. Eh. And then, natuwa na ako na ilan sa inyo nagta-translate na sa mga exercises. Yan, meron ng exercises. Eh. Kasi, magpo-proceed tayo ng lesson 5. Catch up yung mga kwan, mga classmates, para di kayo mapag-iwanan. Okay, pabasa natin lesson 5. Sino ang lakas ang loob dyan magbasa? Sa lesson 5, napansin niyo first declension naman, no? Inuna yung second declension. Di ba? Lesson 4 is second declension. Lesson 5, first declension. Ang rational ay mas madali daw matutunan ang second declension. Then mapapansin ninyo sa ang first declension ay referring to feminine words, feminine nouns. Feminine nouns. Yan na ba si Juan? Brother Onofre, hindi siya nakapagbasa noong nakaraan eh. Walang magbukas ng kwan ah. Ng camera, takot matawag ah. Ayun, hindi pa nakapagbasa. So exempted na yung nakapagbasa. Madopring, basa ka naman dyan. Mawala. Testing, Brad. Ako po. Testing. Sige. First declension. First declension. Aletheia. Correct. Truth. Pakibasa mo pati yung article niya. Eta yan, eta. Eta. Oh. Aletheia. Oh, tapos mayroon siyang breathing, rough breathing, so it's he. He. Oh, he. Aletheia. He. Aletheia. Di ba mayroong pangalan, Aletheia? Aletheia. May ginagawang pangalan niya ng mga babae. Oh, meron yan. Aletheia eh. Alicia. Ah, di ano mo na Alicia? Absent sister Alicia. Oh, yan ang word. Yung pala ibig sabihin niya, no? Sige ba, tuloy lang. Paano ba pag-pronounce ba? Aletheia. 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 Kasi yung accent mo, doon mo itataas yung boses. Sa Eta po. Oo. Pero yung Aletheia. Article niya, Eta, pero mayroon siyang rough breathing. So, lagyan mo ng sound na H. Aletheia. Hey. Aletheia. Oh, hey. Wait lang ha. Yung word na Hana, may nagsulat ng pangalan niyang Hana, hindi mo kinakailangan lagyan ng H yon. Lagyan mo lang siya ng breathing. Rough breathing lang yung alpha. Di ba alpha? A. Pag nilagyan mo ng rough breathing yan, ha. Kaya Hana. Breathing lang ang katapat ng H sound. So Aletheia, hey. Truth. Tuloy mo, Brad. Baka nakuan ka. Basileia. Okay. Oh. Kingdom. Okay. Naalala niyo yung Basilica? St. Peter Basilica? Oh.
Yan yan, yan galing. Okay, go on. Ra, tama ba? Rate. E. Ba yan? Fee yan, Brad. Grafe. Yan, grafe, grafe. Yung kanya, accent niya. Grafe. Grafe. Eh, grafe, hey. Graffiti, anong maintindihan niyo sa graffiti? Graffiti. Mga vandals, sino nagsusulat sila sa mga kuan, mga dingding. Sulat sa mga building. Oo. Oh. Graffiti. Yan, word niyan, oh, writing. Ano pa, stenograph? Stenography? Calligraphy? Oh, calligraphy, no? Yung word na graphy, oh. Or a scripture. Okay, go on. Maganda ganun para madali niyo matandaan, no, kung mayroon siyang equivalent sa English words, i-identify niyo siya na ganun. Madali niyo matandaan, ah, graphy, graffiti lang pala yan, mga writing, sulat. Oh, yan, ganun lang. Next word. Hindi ko na makahanap yung word na ano ba ito? Dora, Delta. Delta oh, Omicron. Delta. Oh. Delta C. Omicron. Ki. Ki. Oh, Alpha. Do. Doksa. 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 Yan. Doksa. May X nga pala. Doksa. Oh. And Doksa. Glory. Tama. Hey, Doksa, hey, Glory. Oh, next word. May kapangalan niya. Ginawang pangalan niyan. Yeah. Hindi ko makuha. Ah. Epsilon iota. Hey. Epsilon iota is a diphthong A. Eh? Rho, eta, ere, erene, Eren. Diba Eren yan? Oo. Oh. Ang ibig sabihin ng Eren is peace. Erene. Ano yun siya? Wala naman siyang, wala siyang rough breathing. So, erene, peace. Yung word na yan. Next na word. Familiar tayo lahat yan. Next word yan. Ecclesia. Yan. Ecclesia. Hey. A church. Now, sa New Testament, especially in the book of Acts, many times the word ecclesia appeared, but not all the time that it is translated church. In some verses, passages, it was translated a congregation or assembly. Yan. Okay, next. Abroad, niya ka pa? So, wala yung ano pa. Entoge. Entoge. Tama ko ba? Hindi. Entoge. No yun, no. Epsilon no. Oh. N. Ah, okay. Entule. Entule. Entulei. Okay. Entulei. A commandment. Oh, okay. Good. Next.
Z, I zeta. nominate brother. As I zeta. nominate brother. Zeta plus omega, zo. Zo e. Zo e. E, life. Ano yung zoology sa kwan? Ano kalagay ng zoology? Study of war. I study of war. Study of... Di ba life? Di ba life yan? Kalimutan ko na. Oh, tama. Study of life. De, check natin. Dumang kaulugan ng zoology. Kasi parang kwan eh. Iko-confirm ko lang. Zoologies. The study of behavior, structure, physiology, classification of physiology, the animal life or a particular area of or time. Something to do with life. Life. Tama, no? Zoe, life. So way. So way. So way. So, so eh, so eh. So eh. He. So eh. So eh, he, life. Next word. And palimutan ko na naman. Eta. Eta with rough breathing. Correct. Emera. Yeah, tama ba no. Emera. Pero Emera. Rough breathing siya. So hey, Emera. Emera. Emera, hey, a day. O yung a next day. Word, may English word yan. Kapal ba? Kap. Hindi hindi P yan. Ro yan, ro. R. Kapal ro. Kar. Kardoya. Kardia. Kardia. Ah, cardio. Oh, cardiac arrest. Cardio. Cardiac arrest. Hey, heart. Cardia is heart. Next word. Lapit na. Word. Next time, magbasa yung iba. Pa. Parabole. Parabole. Correct. Pronunciation ng parabole. Parabole. Parabole, hey. A parable. Actually, ito ay kwan eh. Two words. Pinagdugtong para at saka bole. Thrown beside. Throw beside. Parang ganun. May istorya sa katabi niya may kahulugan. Parang yun ang idea. Parabole. Hey, a parable. Next. Alpha, lambda. Tone. Alpha, lambda. Tupa. Tone. Tone. Alpha, lambda. Voice. Tune eh. A voice. Ako ba, Brad? Tune. Munil, paki-mute mo nil, iba. Lambda isa. Lambda isa. Ayan, si Brad Kupring. Si Brad Kupring. Siya naman patuloy. Gusto mo rin pahirapan mo rin, ha? Nasaan na tayo? Tonne. Tama po ba, Brad? Tonne. Tonne e. Hindi. A voice. Ganyan eh, fee. Fee yan, fee. Omega, fo. Fone. Oh, fone pala yun. Kaya microphone eh.
Microphone. Ha? Ay, nga pala pagka ano, nagkakamali ako dito sa... Oh, a voice. May kinalaman sa sound. Si Pune. Phonetic, kaya pala yung phonetic. Phonetics. So, a voice. Phone. Phonetic. Two words na lang. Mamaya na lang si Bad Dufresne. Ito na yung psi. 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 Upsilon. K. Eta. C. Parang psalo yan eh. Yung word na psalo. Yan, the same letter. Us. Para nating tinuturoan din si Angela ng mga letters eh. Oh. Us. Ay. C. So. So. K. Sukhe. Yan. Sukhe. Sukhei, hey. Hey, okay. Soul alive. Dalawang translation niya, no? A soul alive. Kaya pala doon sa Matthew, Matthew 16, whoever loves, ano yan? Magkakasabi doon? 16:26. Sa Matthew 16:26, na makamtan mo man ang buong sanglibutan at mga mawala mo ang iyong kaluluwa. Yan. Kaya pala yung ibang version, life. Life ang gamit nila. Ang iba, soul. Last word. Ah, parang Tagalog yan. Ora. Yan. Ora. Ora, right. Hey. An hour. Okay, so it's not that bad, Angela, no? Dali lang. Stala mo yung Greek alphabet, sounds nila, pagdugtungin mo yung sounds, mababasa mo na yung Greek word. Okay, questions? Okay, then, let's take note. All nouns of the first declension ending in alpha or eta are feminine. Diba? Doon sa second declension, ending naman nila ay omicron sigma. Masculine yon. Ito sila, ang ending nila ay alpha eta. So, sa ating vocabulary, oh, puro ka niyan eh. Pero mayroon namang hindi nagtatapos ng alpha. Sa halip ay eta. Ayan o, oh, eta. Grafe, Irene, Intule, Zoe, Parabule, Pune, Suke. Hindi sila nagtatapos ng alpha. Pero iba, eta pala, eta. Nagtatapos ng eta. Ayan, so... feminine words, feminine nouns. So sa declension pa rin, ha? Declension pa rin. Kasi nga, pag nagsalita tayo ng Greek, yung noun mo, kailangan accurate siya in its function in the sentence. Napaka-exact, no? Napaka-exact. Sabi ko nga, yung English, hindi nababago. Oh, yung our. Pag ginawa mo siyang subject mo, our yun. Object, our pa rin yun. Ikong translator ka, sa Tagalog halimbawa, baka malito. Pero pag nag-translate ka ng English to Greek at gagamit ka ng mga cases, i-observe mo yung mga endings, anong case ng noun na yan, ay mayroon kang guide. So, singular. Take note na nominative, vocative ang ibig sabihin niyang NV. No? NV, nominative, vocative. Kung matandaan ninyo, nominative is the subject. Yung vocative is the direct object. Yung tinatawag mo siya ba? Yan ang direct object.
Parang tinatawag mo yung isang individual, direct tatawagin mo siya, ay Brad, parang gano'n. Sis, direct ang kinakausap mo siya. Yun ang vocative. Pareha sila ng ending aura. Yan. Ah, mayroon siyang H sound, rough breathing. So, hora. Hora. Genitive horas, dative hora. Take note, the iota, subscript, nasa ilalim. Pag sub, sabi natin, sa ilalim. Nasa ilalim siya nung alpha, oh. Iota, subscript. And then, horan. Horan, accusative. In the plural, horai, horon, horais, horas. Walang ibang paraan para matuto tayo sa endings nila kundi mag-memorize, classmates. Memorize natin yung endings. Diba? Sa verb, ganun, in OSA, I mean, ITOC. Sa nouns, first, second declension, mayroon ding endings. I-memorize lang talaga natin. Another example is the word aletheia. Aletheia, hey, meaning truth. Ito naman ang lumalabas. No? Similar to ohora. Aletheia, aletheias, aletheia, aletheian. Ito pinapakita lang dito yung accenting. Nagbabago yung place ng accent. Depende doon sa ending niya. Sa plural, aletheiai, aletheion, aletheiais, aletheias. How about if the last letter of the feminine word is eta? Wala pa rito ah. Nasa kababa. Ayan. Yung sinasabi ko, grape. Yan, no? Feminine din yun eh. Pero ito, dugsa, ganun din. Alpha. Pero dito very may kaibahan. Si salit na duksas, dugsa, dugsan, yung genitive niya ginawang dugsays. So the alpha in the nominative singular of first declension nouns is changed to eta in the genitive and dative singular except after epsilon, iota, or rho. So, yung kaibahan niya, no? Dugsa, dugses, dugsay. Yung quality niya, hindi nagbago ang ending niya, eh. Ora, ganun din, no? Ora, oras, ora, oran. Samantalang dugsa, dugses, dugse, dugsan, dugsay, dugson, dugsays, dugsas. At i-memorize lang natin yan. Ganoon naman in learning a language, na nag-memorize talaga. At itong kaibahan niya, grape, a writing, a scripture. Doon sa una sinabi na ang feminine nouns ay nagtatapos ng alpha o kaya eta. So one example na nagtatapos sa eta is grape. Nominative vocative, grape. Graphes, graphe, take note of the iota subscript. Iota subscript. Again, no? Eta, iota subscript. Yan ang pagbabasa niyan. Tapos graphen, graphai, graphon, graphais, graphas. So, yan lang ang lesson. Lesson 5. At mag-alas 9 na. You have 20 minutes. Ini-volunteer, try natin ang exercises. Marami yan, no? Pero dito lang sa taas, pwede na. Dali lang, dagdagan ko. Oh, ito. First declension, ito ang na-memorize natin. Mga serious Greek students. Feminine. Makatulad ng word na or ora, oras, an hour. Ang ending niya, aas, a, an,
Ah. Aas, aan, ah. Ganito minimorize namin noon eh. Pag nakita mo yung ending na yan, may idea ka na anong case niya. I own eyes as I. Take note, nominative, vocative, parehas. Feminine pa rin, like the word dugsa, hey, glory. Dugsa, pero nagbabago, S, A, an, a, plural, I own eyes as I. Walang kay parehas lang sa ora. Ito, nagbago, grafe. Si Eta na eh. Nominative Eta. A-S-A-N-N-I on ice as I. Sinulat ko ito para mayroon kayong guide. Gagawa kayo ng sarili ninyong kudigo. Di yan ang gayahin ninyo. Wala na. Tapos na. No? Try natin yung exercises. Mga matatapang dyan. So, okay, Blepe, Zoen. Paano yung ta-translate yan? Sabi ko kanina, yung ending ang basis natin, no? Yung ending. So, okay. Sino makahula? Anong case niyan? Blepe muna, Blepe. What, the verb, Blepe. What person is Blepe? It's from the word blepo, meaning I see. Pero what person? O, recite na. O-S-A, o mean E-T-O-C. Yan ay recite nyo agad. So ano, Brother Ryan? O-S-A, o mean E-T-O-C. Blepe, third person singular. Correct. Blepe. Kasi sa memorize mo, O-S-A, nasa baba yung E. Third person singular yon. So, ita-translate mo yung blepe, he, she, it, sis. Mayroong S ha, sis. O, tayo, sanay tayo sa noun. Kapag nilagyan mo ng S plural, noun yon. Pero sa Greek, sa English, pag third person, yung verb mo, dapat mayroong S. So, he, she, it, sis. Yan ang correct niya. Ngayon, yung third person, that is your clue that your subject is also a third person singular. Alin sa dalawang Greek words dyan ang nasa, ang masasabi natin na subject na it corresponds to the third person singular of the verb blepe. He, she, it. Dalawang word yan. Zokay at saka zuen. Tingin kayo sa taas. Tingnan ninyo yung endings. Tingnan nyo yung endings. A-S-A-N. Alin ang subject dyan? Zokay or zuen? Ganun ang pagka-translate. Sige, hulaan. Alin dyan ang subject? Alin dyan ang nasa nominative case? Kasi di ba ang nominative case is the subject of the sentence? O, kaya alam na natin. Alam na, ano ang subject dyan? Sa bagay, hindi pa nyo memorize. Ngayon ko lang sinabi ito sa inyo eh. Di ba ang sukay ay katulad ng grafe? Oh. Ang graphe ay nominative case. That is the subject. Correct? And it harmonizes with blepe, which is third person singular. Kaya, zuke, meaning anong zuke? Kaulugan ng zuke sa English? Soul. Soul. Soul, blepe. Huwag na gumamit ng he, she, it ng pronoun. Kasi ito ng suke ang iyong subject. So wala ka ng pronoun. Soul, sis. Kaluluwa ay nakakakita.
Anong nakita niya? So she's like, Yan. so Ang she's ending like, ng Suen. Kita niyo yung ending ng Suen? Eta no. Tingnan niyo sa taas. Ano, anong kanya? Anong case? Anong case sa taas? Accusative. Graphen. Suen. Accusative. Sa makatwid, ito ay object. So you ask the question, what does Saul see? Oops, sorry. Saul sees life. Kita nyo? Kaya it answers the question, what, di ba? What? Yung accusative. O kaya isulat nyo yung mga guiding questions dyan, no? Saan na ba yun? Nasa taas yun. Ayan, pwede na yan, no? Accusative, object of transitive verb. It answers the question, what? Ang dative naman, it answers the question, to whom? Ang genitive, meron siyang of, possession. Church of Christ, Church of Christ. No? Yung nominative, subject yun, no? Ang direct, vocative, direct address yan. Okay, ganun lang parang magta-translate. Number two. Oh, si Brother June. O kaya ay sino pa yung kung natin sa Greek dyan? Si Brother Emil, nandyan na rin eh. Number two. Number two. Brother June, try mo. Basileia. Aha. Genoske. Okay. Alite. Yan. An. Yan. Aliti an. Yeah. Maganda pala, no, by the number, oh. Halimbawa, number 3. I-translate mo, Brother Onofre. Number 4. Ikaw yan, Brother Daniel. Ganyan sana, no? Pag, tapos ihanda nyo na. Pagtawag ko sa inyo, oh, translate na. Pwede rin ganun. By the way, sige. Ang turo ko, Brad, hanapin mo yung verb. Tapos alamin mo ano ang kanyang person. What person? First, second, third. Ayan. Alin ang verb niya dyan? Basileia. Third person. Noun niyang Basileia. Oh, noun. Basileia is... Di ba yung tiyuro ko, O-S-E, o main E-T-O-C. Yan ang ending ng verbs. Opo. Oh, na. Nasaan dyan yung nagtatapos ng O-S-E, o main E-T-O-C? Yung Basileia. Hindi, wala yung OSA. Iba yan, OSA, O-N-E-T-O-C. Genoske. Yun, OSA, ayan, no? OSA. OSA, Genoske. Genoske, ayan. Third person. Third person, singular. Anong ayong ibig sabihin ng Genosko? Genosko. ano yung ibig sabihin yan? Din lang nalilito ako sa pagpan. I know. Nalilito ka. I know. Nalilito ako. So, I know. Oh. So, I know. Ginosko, I know. E kung ginoske? Ginoske. English. Third person. May kwan. May, ano, wala naman siyang kwan eh. Nang tag doon, may yung lalaki o babae? A verb yan, Brad. Verb yan. Walang lalaki babae dyan. Ah. Verb yan eh. Yung lalaki babae, noun yon, noun. Ginoske. Memorize mo lang yung O-S-E o min E-T-O-C. Ginoske. Ginoske, third person singular. Okay. Anong word, ano yung ginosko sa Ingles?
I know, di ba? I know. I oh, know. Gawin mong third person. We know, ano, ano. Third person. Gawin mong third person. Di ba? He. Yan. Or she. Or bagay. It. Yan. Diyan. Kaya he, she, it, sis. Kaya lang ito. Kaya lang itong number two example, may dalawang nouns. Po yung Basileya. May dalawang ano, nouns po, dyan. Still, ang tanong, alin dyan sa mga nouns ang gagawin mong subject? Basileya. So yung ending, magtuturo sa'yo ending. Yung ending niya, check mo yung ending, Brad. Parang ganito, oh. Ayan, Alitia, Basilia. Singular nominative. Ayan. So, Basilia. Ito yung subject mo, nominative case. Is it yung subject? Basilia. Ano ba yung sabi ng Basilia? Kingdom. 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 So translate mo, Basilia Ginoske, Kingdom, Nose. Kingdom, I know. Ah, wala ng I, kasi third person yan eh. Di ba ako, he, she, it, knows. Opo. Yung he, she, it, palitan mo yan ng Basilia. Kasi yan ang pinaka-subject dyan eh. So, kingdom, knows. He knows. Pwede he knows. Pero yung he, papalitan mo yan ng Basilia. Opo. Basilia, opo. Basilia. Kaya, kingdom, knows. Eh, ano yung Alitia? Alitian. Okay. Yung ending niya ay alpano. Ending yan ng kwan, ending yan ng accusative. Accusative. Alitian is ayan o. Truth. Alitian. Ang ending niya ay alpano. Kaya yan ang tawag diyan na accusative case. Accusative case. So kingdom knows truth. Sige. 5 minutes na lang. Number three. Bilisan ko ha. Ito. Grafe. Sabi ko sa inyo, hanapin nyo yung verb. Yun ang pinaka-clue ninyo. Okay. Pansinin nyo. Number three. Anthropos, grafe, entolas, kai, nomos. Hanapin yung kung verb. Grafe is the verb. From the word grafo, I write. Anong person? O-S-E. Oh, alam ko, third person yan. Oh, grafe, third person. So, mga kailangan siya ng subject na third person. Yung word na anthropos is nominative case. Anthropos. So, man writes. Ano sinusulat niya? Entulas. Kai nomos. Accusative ang mga ito. Intulay ay, ano yung intulay kanina? Intulay ay... Ano yun? Intulay. Kalimutan ko. Commandments. Commandments ang ibig sabihin ng intulay. Intulay, intulas, kasi accusative siya eh. Intulas, commandments, and nomos. Law. Laws ito. Law. So man, rights, commandments, and laws. Yan ang translation niya. Number four. Apostoloi lambanosi dolos kai dora kai ecclesias. Mahaba-haba na. Yan. Oh, ano ang verb natin? Lambanosi. Kasi memorize mo lambano, di ba? Memorize mo yung lambano eh. Pag nakita mo yan, lambanosi. Oh, yan. Pero hindi lambano eh. O di recite mo yung kanyo, kudigo, O-S-A, o min iti O-C. Ah. Third person, plural, lambanosi.
Translation ng Lambanusi, they receive. They receive. They. Ay, yung they, mayroon siyang corresponding noun. Plural yun dapat, yung noun na yun. Alin ang noun dyan na nasa nominative? Apostoloy. Ayan, apostoloy. Yung apostoloy, masculine yan, masculine. Apostles. Apostles. Correct. Apostles receive. Tama, lambano. Receive. Plural yun, ha? Plural ang noun, plural ang verb. Correct. What do they receive? Yan na. Dolos, kai dora, kai ecclesias. Dolos, plural siya, no? Dahil sa ending, malalaman mo eh. Servants, kai, and yan, and dora, gifts, and ecclesias, churches. Churches. Tama ba yung kung natin? Tama, ecclesias. Marami. Ecclesias. Churches. Maraming ecclesia, maraming churches. Ecclesia, ayan o. Oh, yun ang translation natin. Putol lang number 5. Yes. Sumakit ng likod ko. Okay. Tuloy nyo exercises. Ayan o. Matutuwa kayo. Buong gabi nyo pagpupuyatan yan. Daw. Recorded yan. Yes. Oh, question. Wag na yan, marami. Kayo na lang gagawa niyan. Oh. Assignment ba yan, Tito? Oh, assignment sa makakaya. Sakit ng batok ko. Oh, magsimula ka, Angela, sa lesson 1. Claim mo yung lesson 1. And then magkuha ka ng lesson 2, 3. Oh, kaunti lang habulin mo eh. 5 pa lang tayo eh. Oh, questions, mga classmates. Sino pa ang naguguluhang magulang utak ngayon? Hinihintay ko yung word na, ay, ganun pala. Yan ang hinihintay ko eh. Wala. Ay, ganun eh. Pala yun. O, oh, yan, ganyan ba? Ganun pala pag-translate. Basta sa translation, hanapin nyo muna yung verb. Yung pinaka-guide ninyo. Tapos hanapin nyo yung subject niya ngayon. Tapos yung cases. Yung cases ang magsasabi paano mo i-translate yung noun. Kasi yung noun mo, pwede siyang maging nominative, genitive, dative, or accusative, or vocative. Yung noun mo. Isang noun. Depende yan sa ending niya. Kaya very necessary memorize the endings. Pinaka-guide ninyo. Kung magta-translate kayo ng verb, I mean ng verse, Greek verse. Okay, 9 o'clock na. Sarap magbasalita ng ano, passage na Greek. Gusto nyo, memorize nyo eh. John 1:1. Kapong memorize, John 3:16. Oh, yan. Pwede na ka naman. Nakabasa ka na eh. Nakabasa mo na eh. Yung meaning lang sa English, ang medyo nalilito ako dahil kung kailangan mong sauluhin yung sa vocabulary, Brad. Oh, sa ngayon, okay pa tayo. Kaunti pa lang vocabulary natin eh. Kaya lang, pag di kayo nag-memorize, tatambakan kayo ng vocabulary. So kung hindi nyo memorize yung lesson 3 and 4, madagdagan na madagdagan nyo yung vocabulary ninyo, tatambakan kayo, mas mahirap na later on. Kaya habang kaunti pa lang, memorize yun na. Pwede ka namang may kudigo pag nag-translate eh. Pero, siyempre, mas mabilis kung memorize mo. Saka yung endings. Memorize yung endings. Ang una mong hanapin yung verb, Brad. Oh, Brad, oh. At madali yan sa ngayon, madali yan. Kasi apat lang yung endings eh. Anim. O-S-E, omen I-T-O-C. Yun lang i-memorize mo na ending eh. Alam mo na yung verb na saan. Pero habang pumapalaot tayo, dadami yan.
Madami Okay. kaya memorize nyo na yung kuan bawat lesson. Thank you, sir. Yung kuan. Okay. Matulog tayo, Brother John. Close mo ang klase natin. Sige po. At saka makakatulong kung i-review ninyo, no? Review-review ninyo ang ating mga kuan, ang ating mga lessons. Okay, Brad. Pinapin na tayo. Sige, Brad. Okay, let's pray, mga kapatid. Amang banal, kami po ay lubos ang pasasalamat sa muli sa pagkakataong ito. At natutuwa kami, Panginoon, sa inyong pagbibigay sa amin ng oras dahil ang aming pinag-aralan ay salitang Grego na kung saan ang bagong tipan ay nabase doon na pagsisikapan po namin matuto. At salamat sa aming kapatid na doon. Appreciate na siyang malaki ang ipot sa amin na kami maturuan upang sa pagsasanin namin ay may bahagi din namin naman ang aming kalaman. At patuloy namin gamitin ito sa pag-aaral. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, at ito lang ang susipan at aming memorize sa mga bagay-bagay na makatulong dito. At salamat sa lahat ng bagay. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa mga nakasalatan. Salamat sa lahat ng tama. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at sana sa mga pansagabing ito sa aming pagtulong. At hinihiling din po namin naman ang aming mga kapatid na may karamdaman. Sana'y pagayin mo nawa sila, kalooban mo ang sunod na mga hindi sa amin. Kaya na po, mauna sa amin. Mauna sa amin, sa aming mga buhay. At gamitin po namin ito sa ikababanan po namin. Patawarin po yung Panginoon at ang natin kami hinihiling naman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Thank you. Thank you, Brother June. Brad. Brad June. Salamat. Sir. Paano ba ito? Oh, yan. Nakabalik na ako sa kwan. Thank you po, Tito. All right. Picture, picture. Picture, picture. I nominate Brad Neil. Mga Greek scholars. Mga Greek scholars. Apostole. Mamaya. Kira alam mo, ha? Apostoles, ha? Oh, sila, kumabol ka para unahan mo ang mga ito, magbasa ng Greek words. Madagdagan na naman. Para ma-challenge sila. Madagdagan ang gulo sa isip. Okay, sige. Sana makatulong kayo. Bye bye. Good night. Good night. God bless all.